Hello mga katoma! Welcome sa isa na namang edisyon ng ating Tikiman dito sa Pinoy Tumador. At sa araw na ito, ang titikman natin ay itong Christopher. Parang ano lang, parang utal. Parang Christopher, naging Christopher. Belgium traditional Abbey style beer. Hindi ko alam kung ano yung Abbey. Alam ko Abbey Road sa London, yung may kaugnay sa Beatles, yung Abbey. Abbey, baka parang monasteryo. Kasi kung titingnan mo yung ano niya, yung logo niya, yung drawing, parang ito yung nakikita natin sa mga salamin ng mga katedral ng mga simbahan. So, maaring ganun siguro yung ano, Abbey. 6% alcohol volume, medyo sa standard ko. Matapang to. Medyo matapang. Pero para malaman natin, tikman natin. So, kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagay sa lahat ng oras sa mga panig ng Earth kayo naroon. Sana nasa mabuti kayong pwesto. Kung tatanungin nyo, eto, napakaganda natin pwesto. Abot na abot natin yung nag-iisang pulutan. Muncher. Coated green peas. Yan ang isa sa paborito nating sitsirya nun. Magmula nun hanggang ngayon. Tikman natin kung anong lasa nito kapag nasa bote. Abbey. Ano to? Christopher. Traditional Abbey Belgian beer. Cheers! Medyo matapag na pa nga yung pakla. Yung pait, hindi masyado. Yung pakla, medyo matapang-tapang. Kumbaga yung parang tuba na nilagyan ng ano, ng bahal. Yung bahal, laging bahali na. Yan, parang ganun yung pakla. Medyo pansin na pansin yung pagkapakla. Maliban doon, hindi naman masyadong halata yung alcohol. Wala masyadong alcohol. Konting pait. Konting-konti lang. Pero yung pakla talaga. Lasang-lasa. Yung amoy, wala masyadong amoy. Konting-konti lang din. Hindi katulad ng ibang beer na natikman natin. Ito halos walang amoy. Walang asim na amoy. Parang ano lang. Halos walang wala. Parang medyo parang matamis na konti yung amoy niya. Konti-konti. Tekman natin itong Muncher. Ayan. Ito yung isa sa paborito nating pulutan. Ito, sa probinsya. Ito lang yung madalas namin bilhin kasi ito lang yung abot ng aming ano, abot ng aming budget. Pero in fairness, masarap siya. May nam-nam. Mas gusto ko tong may coat na ganito, yung itong coated nito. Kaysa dun sa normal na green peas. Mas may nam-nam talaga. Lasang-lasa yung linam-nam.
Lagay natin sa baso. Tingnan natin kung anong kulay. Dark daw ito, dark. Ayan. Talagang dark na dark. Parang ano lang siya. Parang Coke. Parang Pepsi. Pati amoy. Parang Pepsi. Yung medyo matamis-tamis ang amoy. Parang may soda. Parang medyo matamis sa soda. Ayan. Yun ang amoy. Tama yung nakalagay dito. Dark daw siya. Ayan nga, dark. Ngayon ako nakakita ng beer na kulay ganito. Kulay dark. Makapwera yung ano, Jack Daniel's soda. Cola. Ayun, ganito rin ang kulay nun. Jack Daniel's cola. Pero yun naman talaga, hindi naman siya beer. Kasi halo siya ng Jack Daniel's saka cola, kaya hindi siya beer. Pero ganito ang kulay nun. Sa hindi kagandahang lasa, eh, hindi natin tinapos yung pag-inom nun dati. Pero ito, okay naman yung lasa. Cheers ulit. Yun nga, doon yung sabi ko. Medyo matapag na ba siya na konti. Kaya doon sa mga pangkaraniwang beer na iniinom natin. Kung kayo pipili ng beer at gusto nyo ay mild lang yung iinumin nyo, dito nyo titingnan sa mga information dito sa label. Tingnan nyo kung ilang percent yung alcohol volume. 5 pababa, medyo matabang yun. Pag over ng 5, pataas hanggang 8, ganun, 9, matindi yun. Yung ating Red Horse, I think 8 point something. Ganun siya katapang. Ito, 6% alcohol volume, kaya medyo matapang din, pero okay naman. Hindi pa naman naninipan tulad ng Red Horse. Sabi pa rin. Pero kung tatanungin niyo kung masarap, medyo dark siya. Tatanungin niyo kung masarap, dark siya, dark. Dark. Ayan. Pero okay. Sa mga gustong medyo matapang yung iniinom na beer, eto. Ito ang sagot. Ito ang sagot sa gusto nyong mangyari. Kung gusto nyong medyo malasing ng konti, eto. Talagang mga ilang bote nito, sigurado. May tama ang tumador. Pero tayo, dahil tinitikman lang natin, tama na yung isa. Tama na yung pampatulog. At muli, kung napadangalan dito sa aking channel, mag-subscribe ka na para sa next na episode ay
ma-notify ka ng mga susunod na mga titikman nating beer o alak o gin, whiskey, lambanog, vodka, red wine, white wine, champagne, sherry, ano pa ba? Tuba, kahit ano, basta kaya na ating lalamunan, titikman natin. At muli, bago tayo magtapos, paalala lang tayo na to, uminom na lang tama, maging responsable sa pag-inom, at huwag pagsamahin, huwag pagsabayin ang pag-inom at pag-drive. Maraming salamat, hanggang sa muli, ito ang inyong tomador, Mr. Mar, sabing ingat.